Nagngangalang Don Juan at namunga. Laging ginagabayan ng mga anito si Don Juan. Itong sinamungan ay nagdadalang tao. Minsan isang araw, inutusan ni namungan si Don Juan na mamitas ng mga prutas. Bakit naman mahal ko? Mahal ko ba? Ah, oo naman mahal ko. Para sa aking asawa, sa aking magiging. Mahal ko! Tapos na ako. Ito na mga prutas. Sampay talaga ng asawa ko. Mahal ko, kailangan ko munang pumunta sa Dubat upang kumuha ng mga tao. Pwedeng wala ako sa paglabas sa mundo ng mga tao. Umalis si Don Juan, dala ang kanyang tabak. Ng dalawa. Naman ako, hindi pwedeng wala ako sa paglabas sa mundo ng ating anak. Pero bahala, mahal ko. Hanggang natalo si Don Juan. Mahal ko, patawad. Lagi ko kayong gagabayan. Tulong! Tulong! Habang sa bahay ni Don Juan, nanganganak naman si Namungan. Sa loob ng 9 na buwan, naging ganap ng binata anak ni Namungan at Don Juan na pinangalanan ni Namungan na Lamang. Sa paglipas ng panahon, laging nagtatanong si Lamang kung anong nangyari sa kanyang ama. Ina, ano po ba talaga nangyari kay ama? Pumunta siya sa kagubatan, mahal kong anak, ngunit hindi na siya nakabalik. Balita ko, pinatay siya ng mga ikulot. Hanapin ko si ama, ina. Hindi ako titigil lang, hindi ko natatagpuan si ama. Buhay man o patay. Anak ko, malaki ka nga sa physical na anyo. Ngunit bata ka pa, 9 na buwan ka pa lamang at hindi kaya ng katawan mo ang makipaglaban. Ina, malaki na ako. Kaya ko na makipaglaban.
Alam ko kung bakit ganito ako. Kakaiba sa aming tribo. Mag-iingat ka. Gabay mo ang Diyos sa paglalakbay. Mahal ko ang anak. Salamat, Ina. Nagsimulang maglakbay si Lamang para sa paghahanap sa kanyang ama. Habang patungo siya sa tribo na kanyang tinataha, hinarang siya ni Sumara para wag siyang makapagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa tribo ng mga Igoron. Nagsimulang maglaban ang dalawa hanggang sa matalo ni Lamang si Sumarang. Sa pagpapatuloy ni Lamang, nakasalubong niya naman ang ahas na siyam ang ulo at agad niya rin itong naputulan ng mga ulo. Dahil sa sobrang pagod, nagpahinga at napaidlip si Lamang. At dito niya nakita ang kanyang ama na pugot ang ulo at nasa gitna ng isang grupo ng mga Igorot nagsasayaw sa pagsasaya. Talunin mo muna kami sa isang labanan. Dahil sa galit at puot, kaya agad niyang sinugod ang mga Igorot at isa-isang pinatay hanggang sa kahuli-hulihang Igorot na pinutulan ng kamay, tay niya at dinipot ang mga mata. Matagumpay niyang naipaghiganti ang kanyang ama. Habang patungo si Lamang patungo sa bahay ni na Ines Canoyan, nasalubong niya si Saridandan at tinangka nitong tuksohin si Lamang. Patungo ka ba sa bahay ng Saridandan?
bayan. Oo, Saridandan. At nais ko nang makaisang dibdib si Ines. Oh, ma'am. Bakit ka pa pupunta doon samantalang nandito naman ako? Di hamak na mas maganda at mas marindo kaysa kay Ines. Ako na lang ang ibigin mo naman. Tumigil ka, kampo ni Satanas. Hindi mo ako kayang dinlangin ang iyong kagandahan at hindi maaaring dinlangin ang aking paningin. Ang pagmamahal at nararamdaman ko kay Ines. Lumayo ka, babaeng tampalasan. Pagsisitihan mo ang araw na tinanggihan mo ko! Patuloy sa paglalakad si Lamang hanggang sa matagpuan nila ang bahay ni Ines na napakaraming manliligaw. Ngunit sa tulong ng kanyang mga alaga at sa kanyang taglay na kakisigan, nakuha ni Lamang ang atensyon ni Ines. Niyaya ni Lamang si Ines na samahan siya sa pagtungo sa ilog kasama ang kanyang mga Ines, kaibigan. Nais ko sana niyayain ka sa ilog kasama ang mga kaibigan kung iyong mga... paano ko matatanggihan ang imbitasyon ng isang malinong katulad mo? Sa kanyang pag-uwi, naingganyo siyang maligo sa ilog ng Kordal kasama si Ines Canoyan. Kahit na pinagbabawalan siyang makihalubilo sa mga tao sa bayan. Nagtungo si Lamang, Ines at ang mga kaibigan nito sa ilog. Habang naliligo si Lamang, hindi matanggap ng mga isda at iba pang mga nabubuhay sa ilog ang dumi na nahugas o natanggal sa katawan ni Lamang, kaya namatay ang mga ito. Habang paalis na si Lamang sa ilog, napansin ni Lamang ang isang dambuhalang buhaya sa ilog. Dali-daling lumusong muli si Lamang ng buong katapangan sa ilog, dala ang kanyang kunyal, at nakipagbuno sa ilalim ng ilog sa dambuhalang buhaya. Buti na lang buhay ka, Lamang. Lubos akong nag-alala sa'yo. Akala ko nilamon ka ng dambuhalang buhaya. Lubos akong nag-alala, Lamang. Sa taglay kong lakas at pangangatawan, wala ang makakagabi sa akin ni Les. At isa pa, gagabayin lagi ako ng ating Diyos. Nito ang ilang ngipin ng buhaya at binigay sa mga kababaihan para gawing anting-anting. Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalitang manok, hiningi ni Lamang ang kamay ni Ines sa kanyang mga magulang. Ginagalangan po naming mga magulang ni Ines. Nais po ng aking kaibigan na si Lamang na hingi ng kamay ng inyong anak para maging asawa. Opo, nais ko po sanang hingi ng inyong payong-tulot. Lahat po ng inyong nais ay aking ipagkakalob. Makaisang dibdib ko lamang po si Ines na aking pinakamamahal. Batid namin kayo ay nagmamahalan ng aming anak. Kasi Ines, at wala na kami maratawa doon at hindi kami tumututol. Bakos, isa lamang ang aming kahilingan. Batay sa nakaugali ang tradisyon dito sa aming bayan, hiling lang namin na maipagkalob mo ang kayamanan meron kami ngayon na maingin sa kasalukuyan. Opo, aking pong ipagkakalob ang ipagkaloob ni Lamang ang kahilingan ng mga magulang ni Ines. Dahil dito, umuwi si Lamang sa kanyang inang sinamongan para ipaalam sa kanya at sa kanyang mga kamag-anakan ang kanyang pakikiisang dibdib kay Ines at para maging kabahagi sa nasabing okasyon. Siya ang magpapasaya sa'yo, maging ang buong ating angkan ay magiging pagkaisa sa pinakamahalagang araw ng iyong buhay. Salamat nila. Inihanda ang kasalan at naging ingrande ang piging na pinagdiwang ng buong bayan, kainan, banda at sayawan, at iba't ibang kasiyahan.
Pagkatapos ng kasalan at pagdiriwang, bumalik si Nalamang at Ines sa bayan ng Nalbuan. Nabalitaan namin na masarap daw ang lutong isda dito sa Nalbuan. Ang harap. Maaari mo ba kaming maikuha lang ang... Sige mga panauhi, ipaghuhuli ko kayo ng larang upang inyong matikman ang pinagmamalaki namin larang dito sa Nalbuan. Maraming salamat, Inong Laman. Sige mga panauhi. Kaibigan, huwag kang tumuloy sa iyong binabalak. Maaaring may mangyari sa iyo sa iyong pagtungo sa karagatan. Huwag kang mag-alala, aking kaibigan. Ang lakas ko ay sapat na upang mapagtagumpayan ko ang anumang laban. Sige na, at ako'y yayaw na. Tumang, maging ako man ay kinakabahan sa iyong gagawin. Huwag mo na kayong itulong, mahal ko. Mahal ko, ako ay gagabayan ng ating Diyos. Sige na, at ako'y aalis na. Umalis si Lamang patungong karagatan para manghuli ng rarang. Naging matigas ang ulo ni Lamang at hindi siya nakinig sa kanyang kaibigang manok. Ines! Ines! Ano po yun? Ang kabiyak mong si Lamang. Nila mo ng bekakan. Hindi namin matagpuan ang kanyang mga labi. Ano? Hindi! Lamang! Pinilit pa rin hinanap ang buto ni Lamang at walang nakakuha. Ngunit sabi ng kaibigang manok ni Lamang, "Huwag malungkot, Ines. May pag-asa pang muling mabuhay si Lamang. Kapag nakuha at mabuo muli ang mga buto ni Lamang, maaari itong magkaroon muli ng buhay at yun ay buhay na walang kamatayan." Makalipas ang isang oras, "Ubang mapagliligod ko, isang napakalitan ay bako ni Lamang. Siguro naman, nabalitaan mo lang nangyari sa akin. Opo, aking kaibigan. Ngunit wala kong magaling na maninisip ang kahit-irin ang puso ng dagat para manghanap ng mga buto nila. Ikaw ang pinili ng aking kaibigang manok na makakahanap sa mga buto ng aking asawa. Ngunit may mas magaling na kong sumubok sa akin. Ngunit hindi nagtagumpay. Ngunit sa kahilingan niyo po, isririn ko ang dagat at hahanapin ko ang mga buto nila. Salamat, Marcus. Maraming salamat." Humayo si Marcus at sinubukang sisirin ang karagatan. At sa patnubay ng Diyos, matagumpay niyang natagpuan ang mga buto ni Lamang. Ines! Ines! Natagpuan ko ng buto ni Lamang! Talaga, Marcus! At labis niya itong ikinagalang. Ngayon, maaari na naming isagawa ang muling pagbabalik kay Lamang. Maaari na naming isagawa ang ritual. Halika na, kaibigang aso. Yayain mo na ang iba pa nating kaibigan at aking mga kaibigan para isagawa natin ang ritual. Sa saliw ng tilaok ng manok at kahol ng aso, unti-unting nabuo ang mga buto ni Lamang at nabuo muli bilang tao at nagkaroon ng buhay. Mahal ko, at salamat sa iyo kaibigan sa paghanap ng aking mga buto sa pusod ng karagatan. At sa inyo mga kaibigan, aso at manok, maraming salamat. Tama na ngayon drama nyo, magdiwang tayo sa muling pagbabalik mo o aking mahal na asawa. Thank you.
Hala! Hala, nakaso na gangisi! Mahal ko! At katagat! Nailing ka! Nailing ka! Ano doon ako? Yan ang asong? Asong? Asong. Asong. Yes. Asong. 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 The. Yes, you know. Asong. Kayo ah, i-focus nyo, pindutan mo yung tahaw, pindutan mo yung tahaw. Hindi yung anyan. Ano natin? Bakit ba naman yan? Sa kantong palasan. Action! Wala na kami mag-chaman ka ulang! May paikat na sana ako na sana sumuyo na! 1, 2, 3, go! Masamang uy! Awan! Alam ka rin mga medyo tapos pagkakasin may distraction may nag- Oh! Tawat niya nung ko nang isip! 1, 2! Marunay ka na on! 1, 2! Marunay ka na on! 1, 2! Marunay ka na on! 1, 2, 3, go! Oh. Ines, nice to meet you. Si, si. Di ka kayo. Ines, nice to meet you. Abi sa ko. Una. Ay, nasa inyo man! Okay! Ano na ka naman na nag-iibon? Ano na ba para isipin mo na? Pero, nais kong makita ang pagkain na dito, ha? Talunin mo muna kami sa labanan! Day, day pa. Yeah. Ocho, ocho. Kawan. Di magulo ko. Hey!
Galing lang naman.